Ayan, hello, 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 hello mga kapanalig. No, mamayang 5, meron tayong live debate versus sa Seventh Day Adventist, no? Saglit lang tong live videos ko kasi nagre-review ako, no, ng mga standard references na gagamitin natin mamaya. Ito po, oh. Nire-review ko lahat ng ni-research ko at sinulat ko dahil pinaghahandaan ko yung laban mamaya. At magkakaroon din ako ng live debate sa In Defense of Truth. Yan ay page ni Kuya Melchor Manalili. Ang magiging moderator namin ay si Ate Nadram. Ang may makakalaban ako ng Wednesday at Thursday, isang Seventh Day Adventist. Okay. Dito tayo sa mga bago kong followers, sa mga bagong nag-follow na mukha yatang hindi ako naiintindihan. Sa mga nakakakilala sa aking mga Katoliko dito, na saksihan nyo kung paano ako naglalatag ng presentations ko. Kung paano ako magbitaw ng salita, lalo na pag protestante ang kausap ko. Paulit-ulit kong sinasabi sa inyo na kapag kayo ay balat sibuyas at kayo ay old-fashioned, makaluma, at hindi nyo kayang sakyan ang mga millennial attitude, wag po kayo sa aking mag-follow. Wag nyo po akong panoorin. Kasi, hindi nyo yan masasakyan. Ako, si San Rio, kapag protestant, ang kausap ko, matigas ako magsalita. Hindi ako pabebe. Pag protestante, kausap ko. Kaya kapag may mga Katoliko na nagsasabi, San Rio, parang galit ka ba? Diretso ako magsalita. Hindi. Eh, hindi naman talaga. Kasi, pag ikaw ay isang defender ng simbahan, nakadepende yan dun sa tao. Ako kasi, kapag nagpe-presentation sa ko, lalo na kapag nasa written debate ako, hindi ako pabebe. Diretso ako magsalita. Dahil ang kalaban ko ay kalaban ng simbahan. Huwag kayong mag-e-expect sa akin ng katamisan. Hindi ako matamis. Hindi ako matamis na defender. Kaya lagi kong sinasabi sa inyo, kung hindi nyo kayang sakyan, kung paano ako mag-deliver, mag-unfollow kayo sa akin. Marami naman pong CFD na pwede nyong i-follow, na maaaring maging swak dun sa panlasa nyo. Kung natatarayan kayo sa akin, mas malupit ako noon. Buti nga kahit papaano ngayon, medyo nag-mild-mild na lang ako. Pero kung masasaksihan nyo ako bilang debater noon, mas matindi ako magsalita. No? Kaya sa mga nagsasabi diyan, San Rio, dapat gayahin mo si Father Darwin. Iba si Father Darwin, ilang beses ko sa inyong sinasabi. Iba siya, iba ako. Never akong kumopya ng pamantayan ng ibang tao. Iba sila. Iba ako. Hindi, ayokong pekeen yung mga tao na magbabait-baitan ako sa harapan ng kamera. Kung ano po, what you see is what you get. Kung ano yung nakikita nyo sa akin, ganun ako kahit sa personal. Alam ng grupo ko kung ano talaga ang ugali ko. Kapag dating sa usaping debate, kapag dating sa usapin ng mga protestante, wag kayong mag-expect na magiging malambot ako. Wag kayong mag-expect sa akin na magiging shy type ang lola nyo. Napabebe ako, hindi. Matigas talaga ako noon pa. No? Kaya sa mga bago kong followers, kung kayo ay medyo manang-manang, kung kayo ay medyo sensitive, balat sibuyas, makaluma mag-isip, o yung iba dyan, kung traditionalist kayo, huwag nyo akong panoorin. Ilang beses ko po yan pinopromote at sinasabi sa social media, kahit noon pa. Kahit noon pa. Dahil ang ugali ko, hindi ako pumapayag na bastos-bastusin ng sulpot ang simbahan. So kung ano ang ginagamit nilang panukat sa simbahan, yun din ang gagamitin ko sa kanila. Hindi ko sila pwedeng ipaghele, beti paghele-hele ko yung mga sulpot na yan. Hindi pa pwedeng ganon. Sa sobrang understanding ng Catholic Church, sa sobrang mapagbigay ng mga Katoliko sa mga sulpot, ang dami na nila. Naiintindihan nyo ba yon? Sa sobrang pagbibigay, sa sobrang kaluwagan ng ibang mga Katolikong depensor, tignan nyo ang nangyari. Ang dami ng sulpot. Kung titignan ninyo, di ba lagi kong sinasabi, si San Nicolas,
nakipagdebate kay Arius, Divinity of Christ. O, diyan kinuha ni- ng INC yung doktrina nila patungkol sa si Kristo ay hindi Diyos. O, di ba? Pinapahiya ni ano ni Arius yung katuruan ng simbahan. Anong ginawa ni San Nicolas? Umakyat dun sa stage, sinampal si Arius. Bakit? Nilalapastangan ang aral ng simbahan. Bakit may paghihili ang sulpot? Di ba? Bakit lahat ba ng ano? Nang mahinahon magsalita? Mabuti? Si Alfie Java na nag-SDA, mahinahon magsalita yon. Panoorin niyo mga debate noon. Mahinahon magsalita yon. O, ano nangyari ngayon? SDA. Sa boses ba yan nakikita? Sa facial reaction ba? Tignan niyo laban noon, mukha yung mabait. Ano siya ngayon? Sulpot. Si Denmar Santiago. O, formal din magsalita sa debate yan. Tignan niyo si Denmar ngayon. Nag-SDA, sulpot. Hindi mo pwedeng sukatin o uriin ang isang tao dahil malakas yung boses. Dahil palaban ng itsura. Eh, fierce talaga itsura ko. Kahit noon pa. Pag tumaas ang kilay ko, lahat ng mga tao sa paligid ko, iniisip galit ako kahit hindi. Ngayon, kung ano yung tanong sa akin, diretso kong sinasagot. Huwag kayong mag-expect na may lambing yan, na may lande. Hindi ako ganon. Kaya nga lagi kong sinasabi, kung hindi swak kung hindi swak sa inyo yung attitude ko as CFD dahil hindi kayo ganon ka-open sa mga millennial ngayon, mag-i-unfriend nyo ko kasi hindi ko naman po inahabol dito ang followers. Lagi ko pong sinasabi yan sa inyo. Ako ay naging CFD para labanan ang sulpot, hindi ako mag-aartista. Whether you like me or not, no? Gusto mo ko o hindi, it's fine. The door is widely open, you can get out. You can go out. Hindi kayo, hindi pa pwedeng bibibihin yan. Bakit bibibihin yung mga sulpot na yan? Binababoy mukha ng Pope. Oh, binababoy nila mukha ng Pope. Binababoy mukha ng mga CFD. Nilalagyan ng sungay. Sinasabihan ng mga Katoliko, pagano, anong gusto niyo gawin ko? Babyhin ko? Mali. Kaya yan namimihasa. Kasi ang pamantayan ng Katolik, no, na kapag ikaw lumaban ka sa Protestante at nilagyan mo ng tapang, mapagmataas ka. Hindi ganun yon. Ang titignan nyo, aral. Ganun ba yon? Na kapag lumaban ka dapat sa Protestante, dapat malumanay ka, mahinahon ka, dun ba mapapakita ang kababaang loob? Hindi. Pagkalaban mo si Satanas, tapangan mo. Hindi ka dapat magko-comparison. Na San Rio, dapat gayahin mo na lang si Father Darwin. Hindi gagayahin ko yun. Ako ba yun? Kaya nga, paulit-ulit kong sasabihin to sa inyo. No? Pagdating sa Protestante, huwag kayong mag-expect, no? Nang pabebeng boses ko. Sulpot yan. Kalaban ng simbahan yan. At ang dinudurog dyan yung aral, hindi yung tao. No? Dinudurog dyan yung aral. Tao ba dinudurog ko? Di ba hindi yung aral? Oh, nagmura ba ako sa ano, written comment ko? Hindi. May narinig kayo nagmumura ako? Hindi. Matapang. Ang salita ko, yes. Bakit? Sa dami ba naman ng mga sulpot na nakalaban ko, sa dami ng mga sulpot na nagpapadala sa akin ng death threats, sa tingin ninyo, hindi ako magiging matapang? Hindi naman ako nagsimula na ganito katapang talaga eh. Pero na-adapt mo yan. Lalo na kung medyo matagal-tagal ka ng dumedebate. Ma-adapt mo yung emosyon kung paano mo ipagtatanggol ang simbahan. Kaya hindi tayo pwedeng magbigay ng mga comparison sa mga CFD. Na dapat ganito ka, dapat ganyan ka, dapat ganito ka, dapat ganyan ka, mali yun. Iba-iba ang estilo ng mga CFD. Merong estilo na katulad ni Kuya Melchor Manalili.
ang binansagan ko yan si Kuya Melchor Manalili, smiling terror. Pag lumalaban niya si Kuya Melchor, tawa ng tawa. Pero nakakatakot siyang kalaban. Si Alvin Gitamondok. Oh, si Alvin Gitamondok pag lumalaban naman technical. Ma-technical. Si Father Darwin. Si Father Darwin kapag pag lumalaban ng debate yan, pangmalakasan. No, kung iintindihin mo yung sinasabi niya, pero mahinahon. Eh kasi nga naman si Father Darwin nagseminaryo yan. Siyempre, ano bang gagawin ng mga seminarista doon? Iba yung pare. Iba yung hindi pare. Lahat ng pare halos ganyan, pero hindi lahat ng pare mahinahon. May mga pare na palabal, Father Richmond Nilo. Oh, mahinahon ba si Father Richmond? Di ba hindi? Iba-iba ang style ng mga defender ng Katoliko kung paano nila ilalaban ang simbahan. Huwag niyong hanapin sa akin yung ugali ni Father Darwin. Huwag niyong hanapin sa akin yung ugali ng mga ibang ina-idol niyong defender. Hindi kasi ako yon. Ang tao, nag-iiba-iba ang ugali. Depende kung saan sila nanirahan. Kung saan sila namulat. Kaya nga diba sabi ko sa inyo, huwag kayong mag-expect na kapag ang Sanrio nag-live, pag ang Sanrio dumebate, ay makakakita kayo ng 100% na formality. As long as ako ay lumalaban at naglalatag ng presentations na hindi naman sumasalungat sa doktrina ng simbahan, wala kong nakikitang mali doon. Ayan ang hirap sa Pilipino. Mga utak talangka. Mahinahon lang yung, pagba mahinahon yung boses, humble? Ganun ba yon? Pag ikaw, lumaban ka ng walang tapang, humble yon. Diba? Kaya nga lagi ko pong sinasabi sa inyo, mga kapanalig ko, sa mga bagong nagpo-follow sa akin dyan. Kung kayo ay formal na tao, disente. Kung kayo ay hindi open-minded, huwag kayong mag-follow sa akin. Huwag kayong mag-follow. Kaya nga sinasabi ko, paulit-ulit, kung hindi nyo gusto ang way ng presentations ko o pag-deliver ko, kung paano ko i-defend ang Catholic Church, paki-unfriend ako, mag-follow kayo sa ibang CFD. Kasi ayoko din naman na nanonood kayo tas hindi nyo naiintindihan bakit ba ganyan si Sanrio. Iba na po ang panahon noon at panahon ngayon. Kung ang panahon nyo noon ay ganyan-ganyan ang ugali, iba ang panahon ngayon. Kaya nga kalimitan sa mga nakafollow sa akin, kabataan. Eh kung kayo ay medyo majonda-jonda na at talagang kayo ay very religious at hindi open ang tenga ninyo na makarinig ng mga salitang liberal, maganap po kayo ng mga CFD na makaluma. Kasi iba ko sa kanila. Sa Catholic Church na lumalaban ng live debate at nagpe-presentation ng live, ako po ang pinakabata. Pinakabata po ako. Kaya anong ine-expect nyo sa bata? Kikilos at mag-aarte akong matanda? Hindi po ba? Aarte at kikilos ba ako ng matanda? Makikita nyo naman din yung kung paano ako magsalita sa mga debates ko pa lang. Nakarinig ba kayo sa mga debates ko na pangmatanda, nas na latagan? Hindi. Kaya nga sinasabi ko, CFD ako sa modernong panahon. Moderno ang ugali ko, moderno ang way ko ng pakikipag-debate. Kaya wag niyong ipagpilitan na kunyari, halimbawa yung iba sa inyo, naka-follow lang sa akin kasi nababasa ninyo, ay si Sanrio magaling, si Sanrio ganyan. Pero kung hindi nyo po yan kayang sakyan at hindi nyo kayang maintindihan, wag po nyong ipilit ang sarili ninyo na makinig sa akin kasi hindi ko din naman gusto yung ganon. Hindi ko gusto yung ganon, yung magpa-follow, manonood sa akin kahit na ayaw ninyo yung modern way ko, nagtsatsaga na lang kasi maraming Katoliko. Ayoko ng ganon. Maganap kayo ng mga CFD na aakma sa ugali na gusto nyo.
Halimbawa, ang gusto nyong ugali ng CFD formal, o focus kayo kay Father Darwin. Ang gusto nyong ugali ng isang CFD komedyante, kay Kuya Jando, komedyante yon. Ang gusto nyong ugali ng isang CFD is very traditional way pagdating sa debate or pag-explain, nandyan si Kuya Wendell Talibong. Ang dami pong mga CFD na maaari na mag-blend yung panlasa mo at dun sa CFD na gusto nyo. Yan yung paulit-ulit ko po na sinasabi sa lahat ng kapanalig kong Katoliko. Na kung hindi nyo ako nasasakyan, marami po tayong CFD na pwede nating suportahan. Kasi ang ako po, bilang CFD, napaka-moderno po. Hindi naman po kasi ako galing sa makalumang panahon. Millennial po kasi ako. Kaya huwag kayong mag-expect na yung maririnig ninyo ay pang senior citizen na salita. Kalog ako. Napaka-kalog ko. How can I say this? Napaka-moderno ko mag-isip. Kaya nga po yung mga kabataan, ilan na po ba nakikita yung mga kabataan na nasa Riten, yung iba mga sakristan pa? O, tawang-tawa, Ate San, grabe ka! Tawang-tawa kami sa'yo. O, ang makakaintindi sa akin, pagdating sa presentations ko, yung mga bagets mag-isip. Kung hindi kayo bagets mag-isip, huwag kayong manood sa akin. Kasi ganito talaga ako ever since. Wala pa akong followers, 4 or 5 pa lang ang nanonood sa akin. Gayto na ako magsalita, bagets. Kasi bagets pa naman din kasi ko. Hindi ako pwedeng mag-ala Father Darwin. Iba naman si Father Darwin. E di kapag ginaya ko si Father Darwin, e di niloko ko yung mga tao. Na nagpapanggap ako ng ano, na banal-banal. Magpapanggap ako na humble-humble dahil sa boses, dahil sa mahinahon. Ayoko nang ganun, di ako ganun. Nag-CFD ako para labanan ang mga sulpot. Yun lang. Yun ang dahilan kung bakit ako nag-CFD. Para labanan ang mga protestanteng gumigiba sa simbahan. At kapag ikaw ay gigiba sa mga katuruan ng mga protestante at pamamalian mo, nasa sayo yun kung paano mo ipapakita sa tao ang pagiging CFD mo. Palaban ako ever since. Lalo na't LGBTQ pa ako. Ano ba ugali ng mga LGBTQ? Di ba mga matatara yan? Mga maldita mga LGBTQ? Oh, ano ba ako? LGBTQ ako. Kaya yung pilantik ng dila ko, iba. Masakit. Kasi hindi naman ako straight na lalaki. Kaya yung pilantik ng dila ko, iba sa pilantik ng dila ng straight na lalaki at ng straight na babae. Ano ba yung environment ko? Kalsada? Nakakita ba kayo ng formal sa kalsada lumaki? Ha? Di ba wala naman? Nakarinig na kayo ng mga salitang kanto. Di ba? Masakit sa tenga. Laro na pag pumilantik yan. Masakit sa tenga. E ngayon, yung pagiging kanto ko na kasanayan o na naging CFD ako, yun yung ginagamit kong pananalita. Kaya yung mga, pansin nyo, yung mga post ko, yung mga sulpot, nag-uusukan. Diba, nag-uusukan sila? Bakit? Kasi iba yung pilantik ng dila ko. Totoo yon. Hindi ako soft-spoken. Soft-spoken ka nga, kinabukasan, SDA ka naman. Oh. Soft-spoken ka nga, hindi mo naman mailatag ng maayos yung presentations mo pagdating sa simbahan. Soft-spoken ka. Hindi ka naman maintindihan ng mga tao kung ano tinuturo mo. Ako, kahit high pitch ako at may katarayan talaga, hindi lang sa itsura, pati sa pagsasalita, ang point ko doon, at least nakaiintindihan nyo. Yun lang naman yun eh. Hindi yan sa taas o baba ng boses. Ang point doon, naiintindihan nyo. Kung ano yung aral ng simbahan. Ayun lang naman yun eh. Diba? Kaya yung mga talagang malalim magdebosyon, yung mga nanay dito na marosaryo,
o yung mga tatay dito na talagang ang isip ay sa sinauna pang panahon, wag po kayong mag-follow sa akin. Hindi nyo talaga ako maiintindihan. Hindi nyo ako maiintindihan kasi hindi naman po kayo millennial. Kahit ang mga kabataan ngayon, sa tingin nyo, kung gagamitin ko yung pamantayan ng mga senior na debater, may kabataang manonood sa akin? Wala. Kasi hindi nila masasakyan yon. Kasi ang gusto ng mga tao ngayon, habang naglalatag ka ng presentations mo, nagigising yung mga utak nila. Dahil alam naman natin, pagdating sa katuruan ng simbahan, nakakatamad yan. Magbasa ka nga lang ng Bible, antukin ka na eh. Makinig ka nga lang sa pari eh. Diba, sa ibang mga pari dyan? Anong ginagawa ng mga nagsisimba? Nagkwentuhan. Hindi pinakikinggan yung sermon ng pare. Kasi ang hinahanap ngayon, sa modernong panahon natin ngayon, yung presentations na nakakabuhay ng dugo. Yung natututo ka, but yet nag-e-enjoy ka. Yun kasi ko. Hindi ako pwedeng mag-presentation ng malakumbento. Paano ko maiintindihan ng mga kabataan? Baka mamaya tulugan lang ako ng mga yan. Kaya ngayon ang pinagkaiba ko sa ibang mga CFD. Kaya kung hindi nyo ako na, yung mga ano rito, nagpa-follow sa akin, di ba? Like what I've said, kung ayaw nyo yung way ko, you are free to go. Marami pong CFD. Marami pong CFD kasi ako, ang tinututukan ko dito, yung mga kabataan. Kasi nasa simbahan na kayo eh. Hindi nyo na ako kailangan. Dahil kahit may alam kayo sa aral o wala, hindi nyo nalalayasan ng simbahan dahil dyan na kayo tumanda. Pero maraming sulpot na kabataan, born again pa lang, ang dami na. Kaya ang inaabot ko, yung mga youth. Hindi ko na tinitignan kung ano pang magiging tingin sa akin ng ibang Katoliko, lalo na kung makaluma ang inyong pag-iisip, andyan na kayo. Hindi nyo na ako kailangan. Kakailanganin nyo pa ba ako bilang CFD? Eh, mahal nyo na ang simbahan. Sino ba ang nire-reach out ko, mga Protestant? Na kabataan. Sa born again pa lang, ilan na kabataan pinagloloko nila dyan? Dinadaan sa ano? Modern music, di ba? Party-party worship. Dapat kung tapatan yun. Ah, yan pala sa'yo ha. Ito yung worship nyo, modern. O sige, CFD moderno ako. O, mga kabataan, makinig. Makaka-relate sila. Maiintindihan nila ako. Ay, ito pala yung turo ng Catholic Church. Sige, magkakatoliko na ako. That's my purpose. Hindi ko purpose na palakpakan ako ng mga tao, nasabihan ako ng mga tao, San Rio, ang bait-bait mo. Si San Rio, gustong-gusto ko itong maglatag kasi very gentle, very mild. Ay, paano yung mga kabataan na hayaan ko? Ang nire-reach out ko sa pagiging CFD ko, hindi yung mga Katoliko na, yung mga Protestanteng kabataan at yung mga LGBTQ na katulad ko. Meron ka ba bang makikita ngayon sa youth na LGBTQ na makaluma? Lahat na ngayon moderno, ultimo yung technology. Sasabay ka. Sasabayan mo yun. Dahil yan ang ginagamit ngayon ng mga pastor. Anong ginagamit ng mga pastor ngayon? Drums, guitars, flute, music ministry, sound system. Oh, di ba? Anong hilig ng mga kabataan? Banda. Kaya ang daming sulpot. Sinong gagawa nun sa Catholic? Na sasabayan ng mga kabataan. Sino lang ang pwedeng makasabay doon? Malamang kabataan din. Ang bata ko pa. Huwag niyo akong pilitin na mag-asal matanda. At pangalawa, hindi matanda ang mentalidad ko. Bagets ako mag-isip. At hindi ako ganun ka-selfish. Wala akong pakialam kung papangit ang image ko o kung iisipin ng mga ibang Katoliko dyan na ang pangit ang ugali mo sa Rio. Wala po akong pakialam doon. Kasi ang inaabot ko, mga kabataan. Kaya nga lagi ako nagpapasintabi sa inyo. Kung kayo ay hindi millennial, kung kayo ay close-minded sa modernong panahon, huwag po kayong manood sa akin. Kasi hindi naman din po ako nagbibilang ng views.
Dahil wala naman din akong sinasahod sa Facebook ko. Kahit 1,000,000 pa yan. Nonsense pa rin yan. Useless pa din yan. Bakit? Hindi naman nakamonetize yung FB ko. Kahit pumalo pa ako ng 100,000 followers, nonsense pa din yon. Dahil hindi ko po minomonetize tong Facebook ko. Dahil ang Facebook ko para sa tao. Kaya sana, lagi po ninyong iisipin mga kapanalig, ang pagiging CFD ko, ginagamit ko lang yan sa protestante. Kaya ako nag-CFD dahil sa protestante, dahil sa sulpot. Hindi po ako nag-CFD para i-please lahat ng tao na dapat ganito yung attitude mo, ganito yung character mo. Hindi po ako mag-aartista. Hindi ako pumasok sa pagiging depensor ng simbahan para mag-feeling celebrity. Dahil ang focus ng utak ko, protestante labanan. At i-expect nyo yan na kapag may kalaban akong protestante, kilala nyo ako. Napaka-hard ko dyan. Bakit? Iba na ang kabataan ngayon. Kinakailangan makita ng mga kabataan yung diin na sinungaling sila. Hindi tayo pwedeng magpakit lang ng ganun lang ng ganun. Mahirap mag-convince ng tao. Lalo na sa panahon ngayon dahil ang kalaban ng Katoliko, pera ng mga sulpot. Paano mo i-convince sa mga Protestant na kabataan? Magmamahinhin ka? Magmamahinahon ka? Eh, kabataan yan? Iba yan? Iba yan sa panahon noon. Iba ang kabataan ngayon. Kaya dapat dyan sa mga yan, binibigyan ng diin yung nararamdaman ng kasukasuhan nila na mali ang aral nila. Kaya ako, hindi ako umaagree na show respect. Hindi ko nire-respect ang maling aral. Hindi naman yung Protestant na taong ginigiba ko yung aral. At yun ang hindi ko nire-respeto. Bakit ko re-respetuin yung maling aral? Tapos kapag sinabihan mo na, bakit mo re-respetuin yung maling aral? Kasi San Rio, yung boses mo. Ano problema sa boses ko? Yung boses ko, pinoproblema nyo. Pero yung presentations ko, yung sinasabi ko, pinapakinggan nyo ba? Ano mang klase ng boses yan, whether yan ay mataas o mababa, ang titignan ninyo lagi yung sinasabi ng tao. Dahil dyan kayo matututo. Lahat ba ng mahinahon magsalita, naiintindihan nyo pag nagturo? O si Denmar, nagtuturo yan, mahinahon. May natutunan ba yung mga kabataan sa kanya? Wala, kaya nga siya nag-SDA eh. Mahinahon yon. Hindi yan dahil sa sinasabi ng ibang Katoliko na kahit ng mga Protestant na naging agresibo ang mga Katoliko simula nang napanood daw ako. Hindi ko naman kasalanan yun. Sinabi ko ba sa kanilang gayahin nila ako? Kasalanan ko ba yun? Parang kasalanan ko. Nagla-live ako, nagpe-presentations ako, nakikipag-usap ako sa Protestant. Ganun ang way ng pagde-defend ko. Kasalanan ko ba? Kasalanan ko ba kung yung mga ibang Katoliko naging palaban? Bakit naging palaban ng ibang Katoliko? Kasi millennial sila. Millennial sila. Sa mata ng iba, iisipin ninyo mga bastos kayo. Pero sa panahon ngayon, normal na lang yan. Normal na nga lang sex ngayon eh. Diba noon, hindi yan normal? Noon, pag humawak ka ng boobs ng babae, pakiramdam nila, ang dumi-dumi nila. Ngayon, tignan nyo mga babae ngayon. Oh. Kahit pa may mga kabataang makakita dyan na naglalampungan eh, normal na lang. Ganon, kaliberated ang panahon ngayon. Kaya ang gagamitin natin na pamantayan, kapag magdedepensa ka ng simbahang Katolika, yung pamantayan ngayon ng mga kabataan, hindi mo yan makukuha. Hindi mo yan makukuha kung magpo-formal-formalan ka. Lalo na ngayon, ang daming tamad mag-aral. Konti na lang ang disente ngayon. May disente pa ba? Noon, madami. Sa panahon ng mga kopong-kopong, pero ngayon, konti na lang ang disente. Yung mga mukhang disente ngayon, akala nyo, disente, yun pala. Ano? Prosti. Ang gwapo-gwapo. Ang kinis-kinis. Ayun pala, call boy. Iba na panahon ngayon. Hindi nyo pwedeng iugnay ang noon at ngayon. Kaya kung sakali man na iba ang pagtingin ninyo, sa modernong panahon ngayon, huwag kayong mag-follow sa akin.
Dahil ako, hindi ako balat sibuyas. Lagi ko yan sinasabi sa inyo. Pag may kalaban akong sulpot, tinotodo ko yan lahat-lahat. Todo ako lumaban pag sulpot. At yung ginagamit ko na paglaban sa mga sulpot, yan yung napapanahon ngayon. Kaya yung mga mahirap umadapt, mahirap mag-adjust, wala po tayong magagawa. Noon ba may lumalaban bang ano? Noon ba may lumalaban sa mga protestanteng LGBTQ? Oh, noon ba may ganon? Tingnan nyo yung sa CFD Cebu, Jong Chua, nakita nyo yung buhok? Diba? Si Jong Chua, nakita nyo yung buhok? Blondie pa. LGBTQ yon. Oh. Iba na panahon ngayon. Matuto kayo na maging open-minded. Kasi wala na tayong magagawa. Ang panahon ay nagbabago. At sa pagbabago ng panahon, kailangan mo yung sabayan para makuha mo yung mga kabataan na nasa modernong panahon. Hindi ka pwede mag-ano. Yung sinasabi nyo, mahinahon. Sa tingin nyo, kung mahinahon ako, babalik ng ano? Nang simbahan yung mga kabataan? Para sabihin ko sa inyo, hindi naman sa pag-aano, marami na pong kabataan ang nagbalik ng Katoliko. Kung mali at hindi epektibo ang pamamaraan ni San Rio pagdating sa pakikipag-usap sa mga sulpot at pagdating sa pamantayan ko sa debate, sana wala pong mga kabataan ngayon na nagkalat dyan sa post ko. Dyan sa AMS na grupo ko, puro kabataan. Magagaling na ngayon. Anong sinasabi ko sa kanila? Kung ano, kung paano ka magsalita, kung ganyan ang mentality mo, yan ang gamitin mong pangdepensa. Mag-aral ka. O ngayon, yung mga kabataan na tatanga-tanga, magagaling na. Kung gagamitin ko yan na, ayon po sa Diyos-Diyosan, ang Diyos-Diyos. Hindi ganun yon. Kung ano ang dialekto na ginagamit sa panahon ngayon, yun ang ginagamit ko sa pagtuturo at pakikipaglaban. Yan ang naging lamang ko sa kanila. Kaya nga ay kalimita sa mga protestante, ayaw akong labanan eh. Bakit? Sa kung paano ako mag-deliver ng salita, nahihirapan silang sakyan. Ganun lang ka-basic yon. Yung mga umaakay ng ano, ng iglot, ano ginagamit nila? Ganda ng babae, di ba? Oh, huwag niyo sabihin sa akin hindi, mga iglot. Mga nagkikinisang babae. Magpapaligaw puno. Pero kailangan pumasok muna sa INC. Nung nag-INC na yung lalaki, sabay binasted. May kakilala ko niyan. Oh. Yung mga lalaking iglot, magpapacharming pa-charming. Tapos aakay-akayin. Yun ang modern way. Hindi katulad noon. Nababasahan ka ng Bible. Ngayon, iba na. Ginagamit na rin, pati mukha. Oh. Mukha, ginagamit. Ng ibang mga ano, sekta. Tugtog. Nakita nyo naman, di ba? Naglatag ako. Paano yung praise and worship ng iglot? O, di ba? May dance step na? Moderno na kasi. Catholic Church lang ang hindi nagbago. Hindi man magbago yung pamamaraan natin ng pagsamba, yung pamamaraan natin kung paano tayo aawit ng papuri, hindi yan pwedeng magbago. Pero, ang dialekto ng tao nagbabago. Yon ang dapat nyong yakapin. Hindi porkit nasa loob ka ng simbahan, dapat mahinahon, formal, simple. Hindi yan ang batayan. Para maging banal ka. Ang batayan para maging banal ka, ilaban mo ang doktrina ng simbahan at ibalik mo sila sa loob ng simbahan yung mga umalis. Hindi yan sa taas ng timbre ng boses. Kundi kung paano mo ipinapakita sa mga tao yung pagmamahal mo sa simbahan. Kaya nga, di ba ang sabi, huwag kayong titingin sa tao. Tignan ninyo kung ano yung sinasabi. Tignan nyo nangyari kay Denmar. Tignan nyo nangyari kay Alfie Jaba. Kakatingin sa mga CFD. Bakit gayto yung CFD? Inaaway ako. Gayto, ganyan. Mag-SDA na lang ako. O, nag-SDA. May kanya-kanya tayong templa. Hindi tayo magkakapareho.
kung ang timpla mo ay kape, maghanap ka rin ng CFD pang kape. Kasi ako, kung ako ay titimplahan ngayon, ang timpla ko, lemonade. Modernong panahon po kasi ako, umiral. Kaya huwag niyong hanapin sa akin yung mga karakteristik ng pagiging makaluma. At pangalawa, LGBTQ ako. Iba ang dialekto ng mga LGBTQ sa tunay, sa street na babae at street na lalaki. Kahit ang lesbian. Kapag yan nag-uusap-usap mga lesbian na yan, iba din sila kung paano sila mag-usap. Hindi sila nagsasalita ang mga lesbian na pang street na lalaki, hindi. Diyan pa nga lang, di ba, sa ano? Sa Itbulaga, si Aiza Siguera, di ba, nagbihis babae? Sinurprise si Bossing sa birthday niya? Salitang panlalaki ba yung si Aiza? Hindi, di ba? May kanya-kanya tayong dialect, may sariling dialekto ang ano, ang lesbian. May sariling dialekto yung mga trans. Ganon din yung mga ano, yung mga bisexual. Iba-iba kami ng ano, ng way kung paano namin i-express yung gusto naming sabihin. Bakit iba-iba? Dahil iba-iba yung aming nararamdaman. Dahil iba-iba yung nararamdaman namin, iba-iba din kung paano kami magsasalita. Kaya huwag niyong hanapin ng wala. O ngayon, kung wala dun sa taong yon, yung hinahanap mo, edi sa iba ka. Ganun lang naman yun eh. Kasi ayoko rin pong ipagsiksikan ng sarili ko na sa inyo, sa ibang mga Katoliko dito, na ipagsisiksikan ko, nagagawin ko dahil eto gusto mo. Aba, hindi na ako yun. Binabago niyo ako. Yan yung nangyayari sa ibang mga artista, di ba? Kakasunod sa mga tao sa sobrang takot na mawalan sila ng ano, ng tagahanga. Pinipilit nilang baguhin ang sarili nila. Tingnan nyo sila, isa Soberano. Nagpasakop na nagpasakop sa ABS-CBN, yung totoo pala, hindi na siya masaya dun sa ginagawa niya. Kailangan mo maging totoo. Kasi sa akin, iba kayo, iba ako. Hindi pa pwede na ang tao babaguhin ako kasi to gusto nyo. Hindi. Ginagawa ko to para sa simbahan at ang simbahan na magbabago sa akin. Hindi pa pwede na dahil tayo ay follower ng isang tao, didiktahan mo na dapat ganito ka. No! Kung naniniwala kayo sa guidance of the Holy Spirit, let the Holy Spirit change the heart of that person. Hindi ikaw. Diba? Kung naniniwala tayo sa gabay ng Espiritu Santo, hayaan nyo ang Holy Spirit na baguhin ang puso niya. Holy Spirit ka ba? Para diktahan mo yung tao kung ano at kung ano ang dapat niyang gawin? Kung ano ang dapat niyang maging ugali? Siguro mas magiging maganda at mabuti pa kung ipagdadasal mo na lang yung tao. Lord, ayoko Lord yung attitude niya, baguhin nyo nga yung puso niya. Mas malaki pa yung tulong nun. Tandaan po natin ito ha, iba na po ang panahon ngayon. Hindi na po tayo pwedeng umadap sa panahon ni Jose Rizal. Ang panahon ngayon, ang lahat ng mga tao ay very liberated. Napaka-common na lang ang bakla sa lalaki na magkarelasyon, na mag-asawa. Napaka-common na lang na ang tomboy may asawang babae, live-in. Napaka-common na lang na ang tomboy mukhang lalaki, Charis Pempenko. Napaka-common na lang na ang isang tomboy, pogi. Ang isang bakla, maganda. Sa mga piyesta, nagkalat yan, Miss Gay. Ganun na ka-open-minded ang tao. Ganun na sila kabukas sa lipunan. Tapos magiging sarado ka. Na magiging, na ang dapat mong gawin is makaluma. Talaga ba? Sa tingin nyo kakagatin ng mga tao yan? Yung mga anak na nga lang ngayon eh, kapag sinabihan mo na ano eh, na sige nga sabihan nyo nga yung mga anak nyo magbestida. May nagbibestida pa ba ngayon? Baka sabihan kayo ng mga anak nyo, ang KJ mo, ito ko magbibestida. Eh ngayon, labasan na ng singit ang labanan. Labasan na ng pisngi ng cleavage. Sa mga lalaki, pakitaan na ng abs, pagandahan ng biceps. Yan na ang panahon ngayon at yan ang totoo. Diyan tayo a-adapt.
Tapos na yung panahon ni Maria Clara, ni Rizal, tapos na yan. Wala na tayong magagawa, hindi natin pwedeng kontrolin ang panahon. Kaya nga, diba, sinabi ko sa inyo, ako ay isang modernong CFD. Dahil sumibol ako sa modern era. Kaya kung sa mga panahon na para sa inyo ang CF, ang tunay na mukha ng CFD ay ganito, gayto magsalita, ganyan magpaliwanag, huwag niyo pong hanapin 'yan ngayon. Wala na pong ganyan. Ultimo yung mga nanay ngayon, modern na, yung mga nanay nga ngayon napapanood ko sa TikTok, 'di ba? Nagsasayaw din. Huwag po nating hanapin yung mga bagay na nasa panahon pa ni Rizal. Dahil wala na po tayo sa panahon ni Rizal. Kahit ang mga paring nag-homily ngayon, moderno na sila magsalita. Kailangan na nating mag-adjust. Kailangan nyo nang yakapin yan. Yan ang katotohanan. Dahil ngayon, ang mga tao, the more na nakakakita ng mga presentations na kakaiba, para sa kanila, exciting yun. May thrill. Yan ang mga gusto ng mga modernong tao, yung may thrill, yung buwis buhay, yung nakakakaba. Hindi na po katulad noon na ang babae nakaupo sa sulok, tahimik. Hindi na. Tingnan nyo nga yung mga kabataan dyan sa Bohol. Mga bata pa lang yun, ha. Pero CFD na, kung makapagbunga nga tungkol sa rebulto, napanood ko yung video na yun, hindi ko nga lang maintindihan. Pero grabe yung boses. CFDK, you have to be confident. Kailangan mong maging mayabang. Why? Because I am a Catholic. Hindi ka mayabang dahil nagmamataas ka. Ipinagyayabang ko na Katoliko ako. Iba yung nagmamataas ka na tinatapakan mo mga tao. Iba naman din yung pagiging CFD mo na tinatapakan mo maling aral. Kaya yung nararamdaman sa akin ng ibang Katoliko, akala nyo yabang, hindi, ang tawag dyan, angas. Lagyan mo ng angas. Hindi yun yabang. Kung sa Makaluma, ang tingin nyo doon, yabang, sa panahon ngayon, ang tawag noon, angas. Kapag nakakita ang mga kabataan na sobrang ganda magdala ng damit, ang angas nito. Ibig sabihin, ang yabang nung damit. Masyadong maganda, masyado kaming tinalo. Ganon. Kaya yung boses ko, kahit yung facial expression ko, hindi yan yabang. Angas yan. Meron ba akong pinagyabang? Ang lagi kong sinasabi, bakit nalabang kayo? Ganun naman, ah. O, totoo naman, kaya ko naman lumaban. O, lagi kong sinasabi, kayong mga sulpot kayo sa kakatira nyo sa simbahan, sa impyerno kayo dediretsyo. O, totoo naman. O, anong mayabang doon? Ang mayabang, yung kapag meron kang nakausap na Katoliko at sinabihan mo siyang, damit mo yan, pang mahirap, yun ang mayabang. Pero yung dumurog ka ng aral ng Protestante, nalalagyan mo ng angas, hindi yabang yun, angas. Inaangasan mo sa aral. Siyempre, niyayabang nila aral nila, eh. Ano, papanoorin mo lang? Hindi ka magsasalita? Anong gagawin mo pag niyayabangan ka ng aral nila? Lalagyan mo ng angas. Aral na yan. Tignan lang natin. Ako? Matatalo? Iniaangas ko na ang turo ng simbahang Katoliko walang makakatibag. Totoo naman. Kaya nga lagi ko sinasabi, talaga? Kaya nyo ako? Si San Rio pa? Anong ibig ko sabihin doon? Talaga kaya nyo Katoliko? Ako na Katoliko? Kaming mga Katoliko, kaya nyo? Modern way yon. Yun yung modernong pamamaraan ko, na ang binibigyan diin ko doon, hindi yung sarili ko, kundi yung pagiging Katoliko ko. Niyayabang nila mga aral nila, eh. Oh, edi, makikipagsabayan ako. Oh, yabang mo sa aral mo. Oh, kaya mo, aral ko, Katoliko ko. Kaya nga, diba, nung sa Islam, ano sabi ko? Galingan mo. Katoliko, makakalaban mo. Oh, anong pinamumukha ko doon? Galingan mo, dahil undefeated ang makakalaban mo, Katolikong simbahan. That's it! Yan ang modern way ko. Hindi ko dyan tinataas yung sarili ko. Na, oy, ang galing ko, palakpakan nyo ko. Hindi ko yan ugali, kasi kahit naman sabi, like what I've said,
kahit na palakpakan ako ng milyong-milyong tao dito, hindi ako taong simbahan, hindi ko yan mapapakinabangan. Sinong mag-a-appreciate sa aking obispo? Sinong mag-a-appreciate sa aking pare? Sinong mag-a-appreciate sa aking mga taong simbahan? Nasa loob lang ako lagi ng bahay. Nagsisimba ko online mas pa. Wala, di ba? May makaka-appreciate ba? May mapapala ba ako? May mapapala po ba ako? Kahit milyon-milyon pa yan. Kahit i-recognize ako ng iba't ibang platform na si Sanrio, magaling, si Sanrio, panoorin natin, lalaban yan dito. Ma-appreciate ko po ba yon? Hindi. Ang mga nakaka-appreciate ng ganyan, yung mga nasa loob ng simbahan. Bakit? Kasi pwede silang i-congratulate ng pare, pwede silang i-congratulate ng mga katolikong nandudunoy, napanood ko yung live mo, ang galing-galing mo. Eh sa akin, sino mag-appreciate? Sa totoo lang, nakaka-appreciate nga lang po sa akin, ito lang eh, social media. Pero sa personal, wala. Eh wala naman po katoliko dito eh, halos lahat protestante. O sino magsasabi sa akin, ang galing mo sa live kanina, Sanrio ah. May ganun po ba? Wala. Nakakabasa ako dito, sa FB. Pero kung walang FB, ma-appreciate ko po ba? Hindi. Bakit? Wala naman akong kaibigan katoliko dito. Wala nga akong kaibigan dito eh. Dahil ako, tumira ako dito, hindi naman ako para makipagtropa-tropa, tumambay-tambay dyan sa labas. Dahil kahit kailan ayoko nun. Yung lalabas ako, tas uuwi ako na nasayang lang ang oras ko, kakatambay. Hindi po ako batang tambay. Gusto ko pag lumabas ako sa ng bahay, meron akong ano, meron akong napala. Hindi nasayang yung isang araw ko. Hindi ako katulad ng ibang kabataan dyan na pa-display, hindi ko po naging ugaling dumisplay. Ako, dinidisplay yan. Kaya iba po utak ko. Kaya sa akin, kahit na maraming nakikita nyo ako sa iba't ibang platform, nakikita nyo akong dumidebate kung saan-saan, ang galing-galing ni Sanrio, social media lang po nakaka-appreciate sa akin. Hindi ako na-appreciate in real life kasi wala naman po ako sa simbahan. Wala naman ako sa simbahan, sino magti-thank you sa akin? Hindi nga ako kilala ng mga pari dito dahil hindi naman po ako masyadong nakikihalubilo. Kung ano yung pakay ko, pag ako lumabas, yun ang pupuntahan ko, diretso ko doon. Pag natapos ko na yung pakay ko, tsaka ako uuwi. Hindi ko po ugaling bumarkada, pupunta dyan sa ano, sa mga tambayan ng mga kabataan dito, ng mga kaedad ko, tatambay-tambay kami doon, didisplay-display ako. Hindi ko po yun ganun ugali. At hindi rin po ako dumidisplay. Magdamag at maghapon akong didisplay-display doon. Para saan? Magpa-cute, tapos wala ka naman na pala, uuwi kang gutom. Hindi ako ganun. Kaya, uulitin ko sa mga katoliko dito, pag hindi po kayo millennial, hindi kayo bagets-bagets mag-isip, huwag po kayong mag-follow sa akin. Kung hindi kayo modernong mag-isip, huwag po kayo mag-follow sa akin kasi iba po ako. Iba ang way ni Sanrio. At pangalawa, huwag niyong hanapin sa akin na gayahin ko sila Father Darwin, sila Kuya Wendell Talibong. Ang tatanda na noon, ilang taon pa lang ako. Bit ba pinipilit nyo kung magkilos ng ganong edad? Ang ugali ng isang tao, nakadepende yan sa edad. Hindi ko naman sila kaedad, bakit ako kikilos ng ganon? At saka, kahit yung mga kagrupo ko, alam nilang bagets-bagets ako, kahit yung ibang INC written debater, mga MCGI, hinaharot-harot ko pa nga yan eh. Minsan sinasabi ko pa nga sila, good morning, kiss ko. Oh, ginagano ko sila, tawanan nga kami ng tawanan eh. Kasi hindi, huwag niyong ipilit na mag-isip at magkilos matanda ako. Ang bata ko pa, pinatatanda niyo na ako. Millennial po ako. Kung ang lahat ng CFD ngayon ay hindi millennial, o baka ako pa lang po yung una. Kasi matatapos din ang era nila. May magkakaroon ng CFD na katulad kong magsalita, katulad ng way ko. Magkakaroon ng kabataan mas matindi pa sa akin. Dahil labang lumilipas ang panahon, tumitindi rin ang tumitindi ang kabataan ngayon. Kaya mag-expect kayo na kung magkakaroon ulit ng panibagong sibol na modernong CFD, mas iba yun magsalita. Baka ako din ang mag-a-adjust, uy, sobra ka naman. Siyempre, iba na yung panahon nila. Ngayon, panahon natin. Sa mga susunod pang mga generations, iba-iba na yan. Iba-iba na rin yung way.
ng paglalatag ng presentations. Kaya hindi po tayo pwedeng hindi po natin pwedeng sabihan na dapat ganito ka, dapat ganyan ka, kasi unang-una po yung panahon. Yun po uulitin ko sa inyo. At ang nire-reach out ko dito, yung mga hindi katoliko, katoliko na po kayo eh. Hindi ko na kayo kailangan paimpresan. Hindi ko na kailangan magpaimpres sa mga katoliko kasi katoliko na kayo. Ano pa bang mako-contribute ko? Eh mahal na mahal nyo na ang simbahan. Doon ako sa mga taong hindi nagmamahal sa simbahan. Kaya nga ganyan ako mag-presentations, mabigat. Kasi mabibigat din ang mga Protestant ngayon. No? Kaya sana nagkakaintindihan po tayo. No? At i-cut off ko na po itong live ko dahil 5 o'clock p.m. sa Russia TV, magkakaroon tayo ng live debate sa isang SDA na postpone kasi kahapon dahil masakit yung ulo ni Kuya Russia. Kaya nag-shot sa akin gabi na, mga 7 na. Eh, sabi nung kalaban ko na San Rio, pwedeng bukas na lang, hindi kasi siya pwede sa gabi. Kasi may istorbo nga naman yung, baka doon na yung oras ng uwi ng magulang niya. No, syempre, maglalaban ng kami ng aral, so baka mapalakas nga yung boses niya, ma-misinterpret ng magulang niya. Kasi sabi niya, baka maingayan yung kasama niya sa loob ng bahay. Kaya sabi ko na lang, sige, bukas na lang. Kaya mamaya, 5 p.m., may makakalaban tayong Seventh Day Adventist. Actually, mabait siya. Nag-usap kami kagabi, no, at nag-open up din siya sa akin tungkol sa mga pinagdaanan niya. Sabi ko nga sa kanya, nung dito sa SDA na to, huwag kang panghinaan ng loob. Kasi pinagdaanan niya rin yung pinagdaanan ko. Binubuli din siya ng kapwa SDA niya. Sabi ko sa kanya, napagdaanan ko yan, sabi ko na ibuli din ako ng kapwa ko katoliko, pero huwag kang titigil. Kung mahal mo ang pagiging SDA mo, at sa tingin mo naniniwala ka na yan ay tatag mismo ni Christ, ipaglaban mo. Mag-aral ka. Aralin mong maigi yung stand mo. Sa simula, kung sakaling maging mahina yung presentations mo, sa simula, kung sakaling nabubutata ka, normal yon kasi pinagdaanan ko din yan. Pero ang mahalaga, huwag kang susuko. Sabi ko sa kanya, at least, ang swerte mo. Sabi ko sa kanya, tingnan mo, makakalaban mo ko. Yung mga ibang SDA dyan na nang mamaliit sa'yo, ayaw akong labanan, pero ikaw ang lakas ng loob mo. Kahit na nag-aalangan ka. Sabi ko sa kanya, huwag mo katakutan ang pakikipagdebate. As long as alam mo yung stand mo, as long as alam mo kung paano mo ipagtatanggol yung aral, laban lang. Hindi naman natin kailangan maging perpekto dahil hindi naman tayo 100% na may wisdom talaga. May mga bagay na hindi natin alam, na alam ng iba, may mga bagay naman na may alam tayo na hindi rin nila alam. Kaya sabi ko sa kanya, don't try to be perfect. Huwag mong pilitin na maging perpekto ka. Huwag mong pilitin na kapag sumalang ka, dapat lagi kang the best. Darating at darating ang panahon na magkakamali ka. Darating at darating ang panahon, makakatagpo ka ng mas magaling sa'yo. It's okay. At least you try. Yun yung sabi ko sa kanya. Kaya sabi ko sa kanya na kapag nagharap tayo, give your best. Kasi yan talaga ang sinasabi ko din sa mga Protestant na nakakalaban ko, galingan mo. Kasi gusto kong baliin yung pinakamagaling nilang aral. Yun yung gusto, yun yung lagi kong tinitignan. Ano ba yung pinakamagaling na aral ng mga Protestant na to? Kaya pag naririnig ko siya, pagtapos ng debate, pinapanood ko ulit yung debate, nire-recall ko kung ano yung mga malalakas nilang doktrina. Pag na-recall ko yung malalakas nilang doktrina, yun naman ang pinag-aaralan ko kung paano ko yun mababali. Kaya lagi ko yung sinasabi, galingan mo ha, katoliko ako. Kasi yun yung parang pinaka tinitrigger ko sila na, baka mahina-hina ka dyan. Kasi gusto ang hinahabol ko doon sa ganong salita na, galingan mo ha, nakakalaban mo ang San Rio. Yung malaman ko, yung pinakaugat ng aral ng mga Protestant kung bakit marami silang naaakay. Kasi nag-o-observe din ako eh. Ino-observe ko yan na ano ba yung pinakapangmalakasang aral ng mga Protestante na kailangan kong baliin.
para hindi na sila kumalat-kalat dito sa Pilipinas. Kaya kailangan din natin ng ganong mga taktika. Ang tawag doon, strategy. Ganyan po, yan po kasi ang strategy ko. Yang nakikita ninyo na pag minsan, kapag nagla-live ako, napaka-fierce ko, di ba? Napaka-fierce talaga. Ganun na ganyan. Pag may sulpot lang naman eh. Kapag may sulpot, ayun, talaga mararamdaman nyo yung emosyon ko, nabibisit na naman ako. Pero pag tayo-tayo lang, di ba? Ano lang tayo, smooth? Pero kapag tatandaan nyo, kapag meron kayong nakitang sulpot, hindi kayo dapat nagiging smooth. Iba na ang protestante ngayon. Lalo't lalo na hinahaluan na nila ng pera. Kaya ngayon, patibaya na ng muka. Palakasan na ng sikmura. Hindi tayo pwedeng smooth-smooth lang, humility-humility, humble-humble. Hindi ganun yun. Debate yan. Protestant yan. Labanan mo. Durugin mo. Kalabanin mo. Hindi yung kailangan mahinahan boss mo para masabing humble ka. No! Kalaban ng simbahang katoliko yan. Durugin mo. Nung smooth. Smooth criminal? Hindi. Kapag ikaw nakaharap, may nakaharap kang protestante, tumindig ka kaagad. I am a Catholic faith defender. I will fight for the sake of my church. Durugin mo agad yung aral. Dikdikin mo kung kaya mong dikdikin. Pigain mo pa. Sasabihin nila na parang nag-post lang ako na makipag-asaran kayo. Bakit ko sinabing dapat kayong makipag-asaran? Dahil maraming Katoliko, lalong-lalo na yung mga kabataang naka-follow sa akin na nagagalit at napipikon, na napupunta sa personal attack. Kaya ang sabi ko, makipag-asaran. Paano makipag-asaran? Pag sinabihan kang pagano, eh di sabihin mo, sa impyerno ka naman. Oh, pag sinabihan kang bobo, anong sasagot mo? Mas bobo ka, hindi kayo nag-compiled ng Bible. Yun yung pakikipag-asaran. Hindi ko sinabi makipag-asaran kayo, lait-laitin nyo yung kalaban nyo. Asarin nyo yung aral. Para, kasi mas mahirap magtiis. Bakit mo pagtitiisan ang sama ng ugali ng tao kung pwede kang makipagsabayan? Nilait ka? Nilait yung aral mo? Laitin mo rin. Papayag kayo? Ano yun? Nilalait yung aral ng simbahan tapos mag-aabagi noong Maria ka? Hindi ganon. Pag sinabi ka, pagano ang Katoliko? Oh, pagano kami? Kulto ka naman. Oh, ganon lang yun. Titiisin mo. Bakit ka magpapaganos kung pwede kang lumaban? Yung pari nyo, ganito. Yung pari nyo, ganyan. Eh, founder mo. Kamusta naman ang kamanyakan? Yun ang sinasabi ko, makipag-asaran kayo para hindi kayo napipikon. Kasi dumedepensa kayo eh. Dumedepensa kayo sa pandalait nila sa simbahan. Eh, di dumedepensa ka din. Hindi mo pwedeng tiisin yun. Masakit yun sa inyo. Masakit din yun sa akin. Bakit ko titiisin? Kaya pag sinabihan tayo na, oh, ang simbahan nyo, simbahan ng mga demonyo, wow, taray, samantalang simbahan nyo, nandiyan si Satanas. O, kaya, di ba napapansin nyo, ganyan ang mga post ko, bakit? Nilalait nila simbahan eh. Sasabihan tayo, pagano, papayag kayo? O, pagano kami? O, demonyo kayo. Ganyan lang kasimple. May masama ba doon? Ang pinag-uusapan naman doon, aral, wag lang kayo yung magmumura, katulad ni Bes, pangit yon. Wag kayo yung manlalait na out of the topic. Pero hanggat nandoon naman kayo sa topic na pinag-uusapan, asarin mo. Diba ako na nga asar ako na sa live? Ah, nga. Diba gumaganon ako? O, kapag may kalaban ako, oh, 1, 2, 3, nga. O, yung mga born again. Diba inaasar ko? Paano ko nasar? O, diba ginaganong-ganong ko? Makipag-asaran kayo. Kasi yan ang isa sa taktika ng sulpot. Mambuli. Binubuli nila aral ng simbahan, buli mo din. O paano mambuli, lalo itong mga iglot, paano mambuli? E-edit mukha mo, lalagyan ng sungay. O buli mo din. Sa susunod naman, ganda-gandahan mo naman yung pag-e-edit mo. Pangit naman ang pagkaka-edit mo. Kamukha mo. Ganon! Hindi na tayo pwedeng mag-ano. Nilalaita si bahan. Humble, abagin noong Maria, napupuno ka ng grasya ang Panginoong Diyos. Anak ng tokwa naman, oh. Paano tayo may makukuhang mga tao niyan kung ganun ang mentality natin? O, paano ko yung mga nagbabasa doon, mga protestanteng kabataan?
O, edi pinagtawanan pa kayo. O, walang masagot o. Di makalatag o. E, kung nakipagsabayan ka, ay, ang astig pala sa Katoliko. Ang galing pala sa Katoliko, ang saya. Nag-e-enjoy ako magbasa sa mga written debater. Makapag-Katoliko nga. O, eh, may naakay pa tayong Katoliko na Protestante. Lalagyan nyo lagi ng spice. Kapag kayo ay makikipag-usap sa sulpot, at yung pakikipag-asaran na yan, hindi ka naman nalalait ng pagkatao. Labanan ng aral yan. Kung kaya nilang maliitin ang aral ng simbahang Katolika, plus gawin nyo din, basta sa aral na mali. Anong masama doon? E pinamamalian mo lang din naman. Oh, dahil basta lumalaban ka sa aral nila, hindi na humble, mayabang na, dapat ka lang maging mayabang Katoliko ke. Pinagyayabang mo yung pagiging Katoliko mo at binamaliit mo sila dahil mga sulpot sila dahil yung aral nila ay mali. Hindi naman yung tao eh ang inaatake natin, yung doktrina nila. Doktrina to doktrina lang, walang personalan. Hindi katulad sa kanila, di ba? Sanrio bakla, Sanrio pangit, yung mga picture ko nagkalat, nakita nyo naman, nag-react ba ako? O, edi lait-laitin nila ako, tignan natin kapag ako nagsalita. O, ano sinasabi ko sa kanila? Pangit ang edit mo, kamukha mo. O. Sinasabi nila, ang Bible nahulog, oo, nahulog. Nahulog mula sa langit, pero kayo, mahuhulog kayo sa impyerno. Ganun. Ganun naman talaga ako magsalita, di ba? Kaya kapag may mga Katoliko dito na sasabihin sa akin, Sanrio, galit ka ba? No, normal ko na lang to. Kung ano yung tanong ng kausap ko, yun ang sagot ko. Hindi ako yung machismis. Hindi ako ganon. Diretso ako laging magsalita. Kumain ka na, hindi pa. Nagugutom ka, hindi, oo. Ganon lang, diretso lang ako magsalita. Kaya lang nila nasasabi na para akong galit kasi matapang yung feature ng mukha ko. Kasi sa personal po, matapang yung pagkamorena ko. Kahit nung yung iba kong mga kagrupo na nakasama ko, naiilang sila sa akin. Nahihiya sila. Kaya ang sabi ko, ba't kayo mahihiya para kay mga tanga? Kasi yung featured po ng itsura ko, masyadong matapang. Kaya nga hindi po ako nagmi-makeup eh. Kasi lalo na pag nag-makeup ako, para akong maldita. Partida po yan, wala akong ayos, pero natatapangan na sila. Eh, what more pa, pag nag-ayos ako, malditang maldita yung mukha ko. Kasi featured po ng mukha ko, mataray. Pero, yung presentations ko, yung pagre-reply ko sa mga comment, hindi ako galit nun. Ganun lang talaga ako magsalita. Matigas. Matigas po ako magsalita. Kaya nga, dun sa grupo namin ng AMS, yung mga debaters dun, na-adapt na rin yung pagsasalita ko, mga matitigas na din silang magsalita. Siyempre, lagi ko silang nakakausap, lagi ko silang nakakakwentuhan, lagi kami nag-uusap-usap tungkol sa doktrina ng simbahan. So kung paano ako mag-deliver ng salita, na-adapt nila, yung tagal na po namin magkakaibigan, taon na, 2021 pa. Kaya huwag po kayong mag-isip na si Sanrio ang yabang, si Sanrio, grabe ang ugali nit. Millennial po kasi ko. Huwag niyo pong ikumpara yung edad niyo sa edad ko, bata pa ako. Iba ang ugali naming mga kabataan sa ugali ninyo na may edad. Kaya dapat, yung mga nasa may edad na, kayo ang mag-a-adjust at kayo dapat ang iintindi sa mga kabataan kasi mas kayo yung nakakatanda. Hindi naman po pwedeng akong bata ang iintindi sa mga gusto ninyo. Kayo ang iintindi sa mga bata, kayo ang iintindi bakit ganito yung kanilang kultura. Bababa kayo sa bata, hindi po yung bata ang aabot sa inyo. Kaya wag niyo pong pilitin na gawin ko yung mga bagay na ginagawa ng matatanda, ang bata ko pa po. Iba pa ang emosyon ko, iba pa ang takbo ng isip ko, iba po ang ugali ng isang bata. Batang bata pa ako, fresh na fresh. Kaya yung mga pa-expired dyan, kasama na pati utak, expired na din, huwag nyo pong piliting mag-expired ako. Kasi hindi pa po nabubuksan ang delata ko. No? Kaya yung mga may edad dyan na close-minded na tingin nyo hindi nyo kayang sikmurain,
ang mga kabataan sa panahon ngayon na millennial, wag po kayong manonood ng mga presentations ko kasi mahihirapan lang kayo. Kasi hindi naman po lahat din ng mga magulang o ng mga may edad ay kayang sakyan ang modernong panahon. Dahil marami rin naman katolikong traditionalist dyan talaga. Kaya kung sa tingin nyo ay ang inyong isip ay expired na, no? Talagang hindi na carry na sakyan ang modern era, wag po nyo akong i-follow. Marami pa naman pong CFD dyan na mga majujonda. Yon, doon po kayong mag-follow sa mga majujonda. Yung mga nagpa-follow po kasi sa akin, mga bagets, mga fresh, mga bagets mag-isip, mga kalog, mga masasayahin. Yan po yung nakakaintindi sa akin, yung mga bagets ang puso. So kung ang puso mo ay gurang-gurang na, talagang wala nang chance, ay ito ay talagang pang KKK na panahon pa, no? Panahon pa ng Katipuneros, maganap po din kayo ng mga debaters ng sa panahon pa ng Katipunan. Pero lahat po kasi na naka-follow sa akin, nanonood sa live ko, nag-cheer sa akin, yan po ay mga katolikong fresh. Kasi pag naiintindihan mo ang millennial na kabataan, fresh ka. Ibig sabihin, ganun ka katalino. Kasi madali mong nauunawaan yung galaw ng society. Madali niyong naiintindihan yung galawan ng komunidad. Kaya kung feeling nyo, hindi kayo mga fresh, talagang gurang na kayo, gurang China, dun po kayo sa mga hindi rin fresh. Kasi po yung nag-cheer lang po sa akin, yung mga fresh, yung mga may ganda at may itsura. Kasi syempre, yung mga hindi millennial, yung palaos na yung itsure. Diba? Yung wala nang ilalaban pa. Kumbaga, wala nang ipuputok pa. So yung mga malalakas ang putok dyan, yung mga malalakas pumutok at magpaputok dyan, yan ang mga nag-cheer sa akin. Ibig sabihin talagang bagets na bagets pa yung mga yan, hindi pa expired ang utak. So kung expired na talaga, wala nang choice, expired ka na talaga, talagang majonda na ang utak mo, wag po kayong mag-follow sa akin. Dahil ang mga may ugaling bagets, pusong bagets, mukhang bagets, at mga bagets, lahat po ng mga fresh na bagets at feeling bagets, yan lang po ang nakakaintindi sa akin. Kaya kung hindi ka bagets at hindi ka rin pusong bagets at talagang ikaw ay damatan na, no, talagang majondang ka na, wag po kayong mag-follow sa akin kasi hindi nyo po ako masasakyan. So yun lang po, magre-ready na po ako kasi magpa 5 PM na, no, at tatalak na naman tayo sa Russia TV. No, kapag hindi ko po na-post yung live debate ko rito sa Facebook ko, i-search nyo Russia TV. Yun, dun nyo po makikita ang bagets na si Sanrio. No, so yun lang po, sana po naintindihan ninyo kung paano ko ipinaliwanag yung pagkatao ko pagdating sa pagiging CFD ko. Sana po naintindihan nyo po ako. Yun lang po, maraming salamat and please subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV. Bye-bye po. God bless you. See you later sa Russia TV, SDA versus Sanrio, ang paksa ng aming paglalabanan. Si Ellen G. White ay tunay na subo. Yun lang po. Bye-bye.